Ang sakim na sirena. Sa kalagitnaan ng pinakamalalim na karagatan ay isang kaharian na pinaninirahan ng mga sirena. Kabilang sa mga sirena ay sila Angelina at Monica. Si Angelina ay maganda, tapat at masunurin. Si Monica naman ay sakim at inggitera. Si Angelina ay lubos na minamahal at nirerespeto ng kapwa sirena. Si Monica ay inggit na inggit sa kasikatan nito. Niregaluhan ng reyna ng mga sirena si Angelina ng mga nakakasilaw na mga hiyas, makukulay na kasuotan at pampaganda sa sarili. Nang makita ito ni Monica, ninais niya ito para sa kanyang sarili. Inggit na inggit si Monica sa atensyon na naibibigay kay Angelina. Angelina, gustong-gusto ko itong mga damit at hiyas. Akin na lamang ang mga ito. Marami na ang iyong magagandang damit at hiyas. Sige, heto. Sa'yo na ang mga ito. Napakalambing mo. Isang araw, lumangoy papalapit sa lupa si Angelina at Monica. Nakita nilang may namumuong bagyo. Hindi nagtagal, nakita nilang may barko na papunta sa gitna ng bagyo. Ang mga pasahero ay naglalagay na ng mga salbabida at ang isa dito ay tumalo na mula sa barko. Makikitang may isang matikas na binata ang nakatayo at pinagmamasdan ang ibang mga pasahero. Wala siyang salbabida para mailigtas ang sarili. Ilang minuto pa ang lumipas at nagsimula ng lumubog ang barko. Tumalon siya sa dagat. Nakita ito ni Angelina at dali-dali siyang lumangoy papunta sa binata. Sandali! Paparating na ako! Sa isang kurap, naabot niya ang binata. Iniligtas niya ito at dinala sa baybayin. Binigyang buhay niya muli ito at bumuga ang binata ng tubig. Unti-unting minulat ng binata ang kanyang mga mata. Ayos ka lang ba? Oo, salamat sa'yo. Ayos lang ako. Niligtas mo ang buhay ko. Paano ko masusuklian ang kabutihan mo? Lubha akong nagpapasalamat sa ginawa mo. Wala ka namang dapat suklian. Tungkulin ko ito. May isa akong katanungan. Bakit mo nilagay sa panganib ang buhay mo? Kung gugustuhin mo, pwede kang humanap ng salbabida upang isalba ang sarili mo mula sa kapahamakan. Pwede bang ikwento mo kung ba't mo ginawa yon? Ayokong ilagay sa panganib ang buhay ng iba. Ang ibang pasahero ay may mga pamilyang naghihintay sa kanila. Ulila na ako ng lubos. Walang iiyak para sa akin. Naluha si Angelina pagkatapos itong marinig. Patuloy siyang tumitig sa makisig na binata. Patuloy din ang binata sa pagtitig kay Angelina. Nagsimula nang magselos si Monica sa dalawa. Isipin mo kung wala kami ngayon dito para iligtas ka. Tara na Angelina, kailangan na natin bumalik. Hindi nakagalaw si Angelina. Pinakilala nito ang kanyang sarili at si Monica sa binata. Ako si Angelina. Ito naman si Monica. Sa ilalim kami ng dagat nakatira. Ikaw, anong pangalan mo? Ako naman si Harshvardhan. Nakatira ako sa hindi kalayuan mula rito. Nagagalak akong makilala kayo. Magkikita pa pala ulit tayo. Tumingin at ngumiti si Harshvardhan sa kanya. Ngumiti siya pabalik. Nanggagalaiti si Monica. Pagkatapos nito ay nagpaalam na ang dalawang sirena kay Harshvardhan. Umalis na sila upang bumalik sa kanilang kaharian. Pinagmasdan ng maigi ni Harshvardhan si Angelina habang ito ay lumalangoy papalayo. Kinabukasan, ang sakim at inggiterang si Monica ay sinubukang lituhin si Angelina sa pamamagitan ng paglalambing. Angelina, alam kong gusto mo si Harshvardhan. Gusto kitang tulungan. Ganito ang gagawin ko. Makikipagkita ako sa kanya at paaaminin ang tunay niyang nararamdaman para sa akin. Napakabait mo naman. Makipagkita ka na sa kanya. Pumunta si Monica patungo sa baybayin. Nakaupo si Harshvardhan doon at tila nananabik ang mga mata nito para kay Angelina. Ngunit siya ay nagulat na makita si Monica. Kumusta ka, Harshvardhan? Mabuti naman ako. Kumusta ka? Nasaan si Angelina? Tinanong ko si Angelina kung gusto niya sumama sa akin, pero hindi siya pumayag. Bakit hindi nga ba siya pumayag?
Makinig ka. Ang totoo niyan ay may ibang iniibig si Angelina. Mas makabubuting alisin mo na siya sa iyong isipan. Agad na nanlumo si Harshwardan sa narinig. Hindi siya makasagot. Hindi niya ito matanggap. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Bata ka pa at makisig na may marangal na pag-iisip. Kahit sinong babae ay mahuhulog at iibig sa'yo, mabuti kang tao. Tibayan mo lang ang loob mo. Nagdadalamhati si Harshwardan. Tumayo siya at nagsimulang maglakad-lakad papalayo. Hindi tumalab ang pang-aakit ni Monica sa kanya. Bumalik na lamang siya sa palasyo. Monica! Ikwento mo sa akin, dali! Nakita ba kayo ni Harshwardan? Oo, nakita kami ni Harshwardan. Ano? Sabihin mo sa akin kung anong sinabi niya. Nagtanong ba siya tungkol sa akin? Paano ko ba ito sasabihin? Sa totoo lang, hindi kanya mahal. Maiba siyang mahal. Mas makabubuti na tanggalin mo na siya sa iyong isipan. Hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Pagkatapos nitong marinig, naguluhan si Angelina. Hindi siya makapaniwala. Naluha ang mga mata nito at dali-dali siyang umalis mula roon. Ilang araw ang makalipas, sobrang lungkot at dalamhati ang nararamdaman ng dalawa. Ang pagnanasa ni Monica na maangkin si Harshwardan ay patuloy na lumakas bawat araw. Umuupo pa rin sa baybayin si Harshwardan. Nagbabakasakaling isang araw ay darating din si Angelina. Gusto niyang marinig ang katotohanan mula rito. Isang araw, habang nakaupo at nag-iisip si Harshwardan sa baybayin, ay lumapit si Monica, kasunod si Angelina. Muling kumislap ang mga mata nito nang makita si Angelina. Lumiwanag ang mukha ng binata. Harshwardan! Ano? Kamusta ka na? Ito, buhay pa. Naghihintay na maghilom ang puso ko. Pwede ba akong magtanong? At pwede mo ba akong sagutin ang katotohanan? Ano ba yun? Sino ba ang maswerteng babaeng nakabihag ng puso mo? Ikaw, pero ano sa tingin mo? Hinawakan ni Angelina ang kamay ni Harshwardan. Kitang-kita sa mukha ni Monica ang pagkabigo. Hindi nagtagumpay ang plano niya. Napagtanto din ito ni Harshwardan. Ang mga araw na magkasama sina Angelina at Harshwardan ay nagbunga ng may pagmamahal at ligaya. Nakaramdam ng pagkabigo sa sarili si Monica. Natalo siya lang dahil sa kanyang kasakiman. Ang aral ng kwento. Ang kasakiman ay humahantong sa pagkatalo. Isang malaking kasalanan ang subukang magnakaw ng hindi sa iyo. Wala na nanggaling sa wala. Matagal na panahon ang nakalipas. Merong haring nangangalang Vishnu Devray. May anak itong si Virendra. Gusto ng haring siguraduhin ng mga tao sa karian ay kontento at maligaya. Ang maging maayos sila ang importante sa kanya. Upang malaman ang kanilang mga hinaing, hindi lang ito nakadepende sa kanyang mga tagapagbalita. Ang hari, kasama ang kanyang ministro, ay nagbalat kayo at nag-ikot sa kaharian. Ito ay nagbigay daan sa kanya upang makahalubilo ang lahat ng klase ng tao sa kaharian at upang malaman ang kanilang mga pinagdadaanan. Isang araw gustong malaman ng hari kung ano ang kalagayan ng kanyang mamamayan. Nagdesisyon siyang kumonsulta sa kanyang ministro tungkol dito. Matagal na rin mula nang mag-ikot ako sa kaharian ng hindi nila nalalaman. Gusto ko malaman kung nasisiyahan at komportable ba ang mga tao. Nababahala lang ako kung may bumabagabag ba sa kanila. Kung mayroon man, ano kaya at paano ang gagawin ko upang maging maayos ang mga bagay para sa kanila? Mahal na hari, ang inyong pag-uusisa ay makatwiran. Talagang dapat kayong umalis para maglibot. Ngunit may mungkahay ako. Sa tingin ko, kailangang samahan kayo ng Prinsipe Virendra. Nasa tamang edad na siya. Kailangan niyang maging pamilyar sa mga tungkulin ng hari na tapat sa kanyang mga tao. Maaari niyo siyang sanayin sa tungkuling ito bilang susunod na hari. Dapat alam niya ang responsibilidad ng isang makatarungang hari. Importanteng alamin niya ang lahat ng kanyang mga ginagawa bilang susunod na hari ng buong kaharian. Oo, tama ka dyan. Ngayon, ministro, sa aking pag-alis, ang Prinsipe Virendra ang sasama sa akin sa halip na ikaw. Nang sumunod na araw, tinalakay ng hari ang ideya sa kanyang anak na si Virendra at nagsabing,
Mahal kong anak, pinatawag kita upang pag-usapan ang mahalagang bagay. Nasa hustong gulang ka na at kailangan mong malaman ang iyong tungkulin. Lumalabas ako at nakikihulubilo sa mga tao nang hindi nila alam. Ang gawain ito ay upang matuklasan ang tunay na kalagayan ng ating mamamayan. Oras na para iyong gawin itong muli. Ngunit sa pagkakataong ito, masigasig akong isama ka sa halip na ang ministro pa ang isama ko. Isang magaling na ideya ito, Ama. Isang nakakaaliw na karanasan ito para sa akin. Ang makilala ang mga tao, hindi bilang prinsipe, ngunit bilang isang ordinaryong mamamayan. Ang hari at ang kanyang anak ay nagbis magsasaka at gumayak palayo sa bayan. Narating din nila ang nayon na tinatawag na Rampur. Taglamig ang panahon, kaya naman nagsiga sila ng kahoy malapit sa ibang taganayon. Ang hari at prinsipe ay nagtabi sa siga ng kahoy kasama ang ibang taganayon. Tinuruan sila ng mga taganayon na maging maglalakbay, kaya naman sinuklian nila ito ng maayos na pakikitungo. Hindi nagtagal, nakalimutan din sila ng mga taganayon at sila-sila na lang ang nag-usap. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa hindi magandang kinalabasan ng pananim na naging problema nila sa 3 taon. Tingnan mo, kaibigan. Nakalimutan mo na ba kung gaano kaganda ang ating ani 3 taon na ang nakalipas? Tinatabi na ang sobra at binibenta naman ang iba sa bayan. Pero ang nakaraang 2 at 3 taon ang bangungot sa atin. Paano tayo kikita kung wala tayong maitabi para mabenta sa bayan? Anong posible natin gawin kung pati tayo wala nang makain? Malaking problema yun para sa atin. Ano sa tingin nyo ang pwede natin gawin sa sitwasyon na to? Ang hari ay nagpasya na magpunta sa Rampur upang matuklasan ang dahilan kung ano ang nangyayari sa panustos sa bayan. Isa sa miyembro ng grupo ay ang binatilyong lalaki na siyang nakikinig sa usapan. Nagpasya itong magsalita at ihayag sa palagay niyang makabubuti. Saad niya. Kung ang hari ay kayang gampanan ng tungkulin na pakainin ang mga magsasaka at kanilang pamilya, matututukan nila ang pagkakaroon ng magandang ani. Kaysa tutukan nilang pang-araw-araw na gastusin, ang mga magsasaka ay matututukan ng pagtaas ng panustos. Binaliwala ito ng mga taganayon, ngunit manghang-mangha ang hari sa kanyang isinaad. Habang sila ay nagpalipas ng gabi sa kanilang tinuluyan, tinanong ng hari ang kanyang anak. Anak, anong pananaw mo sa inireklamo ng mga magsasaka? Gusto kong marinig ang iyong palagay. Ama, naniniwala ako na pag nakakuha ng libre ang isang tao na wala siyang pagsusumikap, sa halip na sila ay mag-udyok, baka sila ay maging kampante na lamang. Tila patuloy ang pag-iisip ni Haring Vishnu Devray sa sinabi ng mga taganayon at ng prinsipe. Hindi siya makatulog kaiisip kung anong pa siya ang kanyang gagawin. Sumunod na araw, bumalik sila sa bayan at pinatawag ng hari ang ministro. Ministro, nalilito ako. Ang pananaw kasi ng tao ay tayo ang gagasto sa pang-araw-araw nila nang sa gayon ay matutukan nila ang pagpaganda ng ani. Eh, kaysa sa pagtutok para sa pangangailangan sa araw-araw ng pamilya. Ngunit ang prinsipe ay naniniwala na pag ginawa yun, ang publiko ay kakampante at hindi na magtatrabaho. Ano ba sa palagay mo? Mahal na hari, ako po ay sangayon sa prinsipe. Pinakita sa atin ng kasaysayan na pag pinapaulanan natin ng libre ang tao, sila ay nagiging kampante lamang. Ngunit paano ko naman hindi magagawa makipagsimpatiya sa hirap na dinaranas nila ngayon? Nakapagpasya na ako. Sasagutin natin ang kanilang pangailangan ng ilang araw lamang. Doon natin malalaman kung nauudyok sila nito o kaya na may magiging kampante na lamang. Naisagawa ang pag-anunsyo para sa kaalaman ng lahat tungkol sa libreng kusina sa Rampur. Lahat ng pagkain ay libre para sa mga taganayon. Ngunit kapalit nito ang pag-asa ko na mauudyok silang magtrabaho sa kanilang mga ani na walang pag-aalala. Ang labis na ani ay ipapadala sa bayan at babayaran sila ng patas at sapat para sa kanilang pagsusumikap. Matapos itong may anunsyo, sinubukan ng ministro na kumbinsihin ang hari. Paumanhin, ngunit sa aking palagay ay mas mainam na bigyan ng maayos na gamit pang agrikultura ang mga taganayon. Magagandang pangpataba ng ani at binhi para sa magandang ani. Mas mainam na maipakilala sa kanila ang mga bago at iba pang paraan ng pagsasaka. Ngunit buo na ang pasya ng hari at hindi sumang-ayon sa ministro. Ano ang ibig mong sabihin?
Kini-question mo ba ang talino at ang aking pamamahala? Tingin mo ba ay hindi ko iniisip ang kapakanan ng ating mga tao? Kaya ko magpasya para sa kanila at naniniwala ako na ito ang makakabuti para sa lahat. At bilang utos ng hari, nagbukas na ang libreng kusina para sa mga tao sa Rampur. Mayroon silang masarap at masustansya na pagkain araw-araw. Pagkatapos nilang mabusog, sila ay magsisimula nang magtrabaho. Makalipas ang ilang araw, humingi ng balita si Haring Vishnu Dev Rai sa pag-usad nito. Ministro, tipunin mo ang opisyal papuntang Rampur para personal na makita ang nangyayari sa mga ani. Paniguradong nagsusumikap ang mga taga-Nayon at paniguradong nagbunga na ang mga ani nila. Sigurado ako ron. Ano? Sabihin mo sa akin. Pag ang tao ay nakakuha ng libreng pagkain, ito ay hindi nauudyok at nawawalan ng ganang magtrabaho. Tingnan mo ang paligid. Mukha silang kampante at walang inaalala. Wala silang pag-aalala sa mundo, kaya wala silang ginagawa at hindi interesado sa pagtatanim. Hindi mo ba nakikita? Napagtanto ni Haring Vishnu Dev Rai na bigo siya sa kanyang plano. Ipinag-utos nito agad ang pagsara ng libreng kusina at sinunod ang payo ng ministro na bigyan ng mga bagong kagamitan pang agrikultura, pang pataba ng ani at ng magandang klaseng binhi. Sa susunod na taon, ay inaasahan ang pagtaas ng panustos ng pananim sa Rampur. Mas marami na din ang naibebenta ng mga taga-Nayon sa pamamagitan ng pagpapadala ng sobra sa bayan. Ang Bilaong May Mahika. Noong unang panahon, may haring nangangalan na Bhima, ang taus-puso at maalagang na namuno sa kanyang kaharian. Pag may suliranin, ito ay kanyang agad sinusubok na maresolba. Ngunit ang kanyang reyna ay malungkot, sapagkat sila ay walang sariling anak. Batid ng hari ang lumbay sa kanyang reyna. Hindi nagtagal, kumalat ito at usap-usapan sa kaharian ang kalungkutan ng mag-asawa na sila ay hindi pa mga magulang. Ang hari ay kailanman hindi nagsasabi ng kanyang kalungkutan sa kahit na kanino. At hindi ito hinahayaan na makaapekto sa kanyang tungkulin. Isang araw, isang ermitanyo ang lumapit sa hari at sinabi ito. Mahal na hari, ako ay naglakbay ng malayo upang makita ka. Ako ay naglibot-libot sa bawat baryo dito sa inyong kaharian. Nagawa mong panatilihin na masaya ang lahat maliban sa iyong sarili. Ako ay nagpunta rito upang regaluhan ka ng isang bilaw. Ito'y hindi ordinaryong bilaw. Ito ay isang mahiwagang bilaw. Lahat ng ilalagay mo sa loob ay magiging doble. Alagaan mo ito dahil ito ay para sa iyo. Umalis ang hari at kinuwento ito sa reyna. Sigurado ka bang totoo yan? Talaga bang madodoble ang kung anumang bagay na ilalagay dyan? Yun ang sabi ng ermitanyo, ngunit nahihirapan akong paniwalaan ito. Mahiwaga ba talaga ang bilao na ito? Ano kaya ang kayang gawin ito? Tinanggal ng reyna ang isa niyang pulseras at inilagay sa bilao. Naging doble nga ang pulseras. Labis itong ikinagulat ng hari at reyna. Ibig sabihin, hindi kailanman magkakaroon ng kahulangan sa kaharian. Sila ay namumuno ng matiwasay. Ngunit, hindi pa rin kontento ang hari at reyna sa kanilang buhay. Sila ay naghahangad ng anak. Makalipas ang ilang araw, ang tagapagbantay ay lumapit sa hari at sinabing, "Mahal na hari, isang lalaking nagngangalan na Bola ang humihingi ng permiso upang makita ka kasama ang kanyang asawa at ang kanyang sanggol." Binigyang permiso ito ng hari. Itinupi ni Bola ang kanyang mga kamay upang magbigay pugay sa hari at saad nito. "Mahal na hari, alam namin na naghahangad ka ng anak. Nais namin na kunin mo ang aming anak. Pakiusap, ituring niyo siyang sarili ninyong anak." Bago pa makasagot ang hari, dali-daling kinuha ng reyna ang sanggol sa mga kamay ni Suleka at niyakap ito. Sagana nitong pinasalamatan ang mag-asawa. Ang hari ay tahimik lamang itong pinanood.
Siya ay abalang nagmamasid lamang kay Bola at Suleka. Ang kanilang mga itsura ay mahinahon, ngunit ramdam nila ang tinatagong lungkot sa kanilang mga mata. Saad ng hari. Mahal na Reyna, ibalik mo ang bata sa kanyang mga magulang. Kaya nating walang anak. Hindi makatarungang ilayo ang anak sa kanyang magulang. Nang ito ay kanilang marinig, si Bola at ang kanyang asawa ay nagsimulang magmakaawa sa hari. Ang sabi ni Suleka ay, "Pakiusap, tanggapin niyo ang batang ito na parang sarili niyong anak. Nakikiusap ako." Nagulat ang hari at Reyna na makitang desperadong ipamigay ang sariling anak. "Bakit gusto mong kunin namin ang iyong anak? Kahit sa ang sulok ng mundo, walang ina ang ipamimigay ang sariling anak sa kahit anong halaga. Ngunit heto ka, kalmadong kusang loob itong ginagawa. Sabihin mo sa akin ang totoong dahilan." Pagpapaliwanag ni Bola. "Sa katunayan, kami ay isinumpa. Pag hindi namin ipinamigay ang aming anak sa mag-asawang walang anak sa loob ng 12 araw, sa 13th araw, babawian ang buhay ang aming anak. Aking hari, ngayon ang 12th araw mula sa kanyang pagkasilang. Pakiusap at tanggapin niyo ang batang ito na parang sarili ninyong anak. Ayaw namin siyang mamatay." "Sige na at kayo ay magpahinga. Ipapaalam namin ang aming pasya sa lalong madaling panahon." "Bakit? Hindi ka ba masaya sa araw na ito? Gayong tayo ay biniyayaan na ng Panginoon ang isang anak. Bukal sa kalooban ng mag-asawa na yun ang pagbigay sa batang ito. Hindi natin iyon hiniling sa kanila. Hindi mo kailangang masyadong mag-alala. Malalayo sila sa kanilang anak at buong buhay silang mamumuhay na nangungulila sa kanilang anak. Paano ako magiging masaya kung may ibang nasasaktan? Hindi ako makakapayag na may nasasaktang ibang tao dahil lang sa nawala ang kanilang anak." "Mahal na hari, bakit hindi natin ilagay ang bata sa mahiwagang bilao? Nang sa gayon ay magkaroon tayo ng 2 bata imbes na isa. Sa atin ang batang ito at ang isa naman ay kinabola at Suleka." Lumiwanag ang mukha ng hari nang to ay kanyang marinig. "Hindi ko naisip yon. Halika aking Reyna, dalhin natin ang batang ito sa loob. Ang bilao ay nasa loob ng palasyo. Maaari mo siyang ilagay doon. Nang sa gayon ay magkaroon tayo ng 2 sanggol. Dali-daling pumasok sa loob ang hari at Reyna kung saan naroon ang bilao. Inilagay ng Reyna ang bata sa bilao. Ngayon ay meron na silang 2 sanggol. Imbis na isa sa loob ng bilao. Kinuha ng hari ang 2 bata at kinuha naman ng Reyna ang orihinal na sanggol. Sila ay nagtungo pabalik kay Bola at sa asawa nito. "Eto, maaari nyo nang kunin ulit ang inyong anak." Napatingin si Bola at ang kanyang asawa sa hari na may dismaya. Ipinaliwanag ng hari kung paano naresolba ang kanilang problema ng mahiwagang bila. "Maaring manatili sa inyo ang batang ito. Ang naisumpa ay hawak ng Reyna. Ang batang ito ngayon ay ligtas na. Sige, maaari na ninyo siyang iuwi. Huwag na kayo mag-alala dahil ligtas na siya. Sige na." "Napakabuti mong tao, aking hari. Hindi mo isinaalang-alang ang iyong kaligayahan na magkaroon ng anak. Ngunit binigyan mo ng pansin ang aming kalungkutan na mawalan ng anak. Kami ay mapalad na tumira sa ilalim ng inyong mapagpalang kamay. Maraming salamat po sa inyo, hari. Hindi po mapapalit ang ginawa niyo sa amin." "Inampo niyo ang aming anak para siya ay makalaya sa sumpa. Ngunit tiniyak niyo din na hindi mawala ang aming anak. Aming marangal na hari at Reyna, amin lamang kayong masusuklian ng paggalang." Kinuha ni Bola at Suleka ang kanilang anak at ito ay umuwi ng may pagpapasalamat at gaan sa loob. Ganon din ang hari at Reyna na may pagpapasalamat dahil sa wakas sila ay biniyayaan ng anak. Ang bata ay lumaking matapang at mabait na prinsipe. Sila ay sama-samang nanirahan upang magkaroon ng mahaba at masayang buhay.
Ang maligayang magpakailanman ni Stella. Maraming taon ang nakalipas sa maliit na baryo sa kaharian ng Europa ay nakatira ang babaeng nagngangalang si Stella. Siya ay nakatira sa bahay ng kanyang madrastang si Diana at ang kanyang kinakapatid na babaeng si Jennifer. Matapos ang pagkamatay ng kanyang ama, ginawa siyang alila ng kanyang madrasta. Ang kanyang pagkain ay tira-tira lamang at ang kanyang sinusuot ay ang napaglumaan ng kanyang kinakapatid. Isang araw, nagpahayag ang kaharian na may kasiyahan na inihanda ang hari dahil ang prinsipe ay naghahanap na ng mapapangasawa. At inimbitahan nito ang mga dalaga na magpunta sa palasyo. Labis ang pagkasabik ng madrasta ni Stella at ng kanyang kinakapatid na si Jennifer nang ito ay kanilang marinig. Mahal kong Jennifer, panahon na upang magbawas ka ng timbang. Kung ang nais mo ay mapangasawa ang prinsipe ay nararapat na pangunahing prioridad mo ang iyong itsura. Nasaan na ba ang kahabag-habag na babaeng iyon? Halika nga dito, Stella! Papunta na po, inay. Simula ngayon ay tungkulin mo na maghatid ng pagkain kay Jennifer. At kailangan pasado sa akin ang dami ng ihahain mo. Naiintindihan mo? Opo, ina. Labis ko po naiintindihan na kailangan ko po tiyakin na maganda si Jennifer sa kasiyahan para sa prinsipe. Kunin mo ang aming pangyapak at kailangan naming lumabas para mamili. Dali-daling kinuha ni Stella ang kanyang pangyapak at agad ding umalis ang dalawa. Habang si Stella naman ay patuloy na nangangarap na sana siya din ay makadalo sa kasiyahan sa palasyo. Ina, maaari po ba na masamahan kayo sa pagdalo sa kasiyahan? Pangako pong tatayo lang ako sa likod. Hindi maaari at kahit kailan, hinding-hindi ka namin isasama. Kaya wag na wag kang mangarap ng ganyan. Naiintindihan mo? Mukhang namimihasa na siya. Ang mag-ina ay umalis upang mamili ng kanilang isusuot at iba pang bagay para sa pagdalo sa kasiyahan para kay Prinsipe Robert. Ang kaawa-awang Stella, tahimik siyang bumalik sa loob ng tahanan na mapanglaw. Habang siya ay naupo sa may bintana, napatakan ang bulaklak na lili ng kanyang luha. At isang magandang diwata ang lumitaw sa kanyang harapan. Anong problema, anak? Bakit tila ang lungkot mo? Sino ka? Sino ka? Ako si Lily. Ako ay diwata ng bulaklak. Sabihin mo sa akin, bakit ka umiiyak? Inihayag ni Stella kay Lily ang kanyang pighati. Isang linggo na lang ang natitira para sa kasiyahan para sa prinsipe. Pinayagan ng aking kapatid na dumalo, ngunit ako ay hindi. Nakakalungkot naman. Stella, anak, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita na maghanda para sa kasiyahan. Pero, mahal na inang diwata, wala akong maayos sa damit na maaaring isuot. Pag nakita nila ang aking kasuotan ngayon, tiyak ay pagtatawanan ako ng mga tao. Stella, sa awa ng Diyos, napakaganda mong babae. Ako na ang bahala para sa iyong kasuotan. Nagbigay ng bagong pag-asa ang diwata sa buhay ni Stella at dumating na ang gabi ng kasiyahan para sa prinsipe. Stella! Kami ay aalis na para dumalo sa kasiyahan. Bantayan mo ang bahay. At maaari ba, huwag mong ubusin lahat ng pagkain. Mukhang lagi ka na lamang gutom. Sa oras ng pagbalik namin, tiyakin mong malinis at maayos ang bahay. Opo, ingat po kayo at pagdaos ng saya. Titiyakin ko pong malinis ang bahay pagbalik nyo. Umalis na si Jennifer at Diana upang magtungo sa kasiyahan. Dali-daling nagtungo si Stella sa bulaklak at winisikan ito ng tubig. At muling lumitaw si Lily. Stella, napakaganda mo. Tandaan mo anak, ang sipag mo ang magpapausbong at magpapasigla ng buhay mo. Sana nga po. Ngunit paano ang aking isusuot? Kahit ang aking buhok, hindi pa po ito nakaayos. Hindi ba nangako ako sa iyo na ako ang bahala sa iyong kasuotan? Itinapat ng diwata sa mukha ni Stella ang kanyang makinang na magic wand. At nagkaroon ito ng napakagandang kasuotan na may kristal, kapansin-pansin na pangyapak, at malambot at madulas na guwantes na parang ulap sa kamay. Labis niyang ikinagulat ang kanyang itsura nang makita niya ito sa harap ng salamin. Ako ba ito? Hindi ako makapaniwala na totoo ito. Pinalitan ko lang ang iyong sapatos at kasuotan. Pero ang katotohanan,
Ang tunay mong ganda ay nasa iyo na. At ikaw ay napakagandang babae at hindi ito nagbago. Maraming salamat po sa inyo, Inang Diwata. Sana ay hindi pa ako huli sa kasiyahan. Huwag kang mag-alala. Ako din ang bahala dyan. Ngayon ay tapos na ang pag-aayos ni Stella. Gumayak na ito palabas ng bahay at kung saan may napakagandang kalesang nag-aantay sa kanya. Pagdating sa palasyo, ay napakaraming dalaga ang dumalo. At si Prinsipe Robert naman ay nakaupo sa kanyang trono sa taas ng hagdan. Nahagip ng mata ng Prinsipe si Stella. Kaya naman ito'y piniling bumaba para harapin ang magandang dalaga. Maari ba kitang maisayaw, magandang binibini? Aking karangalan na iyong maisayaw. Habang sumasayaw si Robert at Stella, nakatingin ang ibang babae sa kanila na tila may inggit. Ngunit ang hari at reyna ay labis na natutuwa. Alam nila na nakita na ng kanilang anak ang kanyang papakasalan. At napanood din ito ng madrasta ni Stella at kinakapatid na umalis ng may galit at inggit. Nakita ni Stella ang kanilang pag-alis, kaya naman hindi ito mapalagay. Dahil alam ni Stella na kailangan niyang mauna sa pag-uwi sa kanilang bahay. Dali-daling lumayo si Stella sa prinsipe, dahilan para maiwan ang gwante sa kamay ng prinsipe. Sumakay siya sa kalesa at umalis. Sa sandaling nakauwi siya, nagbalik na ito sa kanyang lumang kasuotan at naging abala sa paglilinis. Makalipas ang ilang sandali, may kumatok sa pintuan. Dalawang beses na akong kumatok. Sira bang yung pandinig? Patawarin mo po ako, ina. Naglilinis po ako ng bahay, kaya po siguro hindi ko narinig ang inyong pagkatok. Ito yung tinatawag mong paglilinis? Kalahati ng bahay ang napakarumi pa din. Hanggat hindi kumikintab sa linis itong bahay, hindi ka maghahapunan. Iritang-irita na kami ngayong gabi, kaya huwag mong susubukan na magsalita na kahit ano. Baka sa mukha ni Stella ang tuwang nararamdaman nang narinig niyang hindi nakasama sa mga napili ng prinsipe si Jennifer. Sa mga sumunod na araw, may pahayag ang prinsipe na gusto na niyang makita ang babae na hawak ang kapares nung guwantes na naiwan. Binuhusan ng tubig ni Stella ang bulaklak para lumabas muli si Lily. Ikinuwento niya dito ang nangyari. Ayun lang. Sa susunod na makita mo siya, siguraduhin mo na sa'yo na siya habang buhay. Muling binago ng liwata ang kasuotan ni Stella. Sumakay ito ng kalesa. Subalit hindi nito napansin na nagtatago sa likuran ang kanyang madrasta at kinakapatid. Nang makarating ito sa palasyo, nakita ng prinsipe ang guwante sa kamay ni Stella. Nang maisip niyang yun ang babaeng kanyang nakasayaw, dali-dali itong pumunta kay Stella para yakapin ito. Inalok ng prinsipe si Stella ng kasal. Inggit na inggit ang kanyang madrasta at si Jennifer. Lumiwanag sa saya ang mukha ni Stella habang pinapanood naman sila ni Lily habang ito'y nanunood sa kalawakan. Kalaunan ay ikinasal si Prinsipe Robert at Stella at namuhay sila ng masaya habang buhay. Ang matapang namunting prinsipe at ang kanyang mga kaibigan. Nag-umpisa ang kwentong ito sa kaharian ng Feroznagar. Ang hari at reyna ng Feroznagar ay nagpa siyang mamasyal sakay ng karuahe habang nasa palasyo ang 12 taong gulang na anak na lalaki, si Angad Kumar. Bigla na lang nadulas ang kabayo at ang hari at reyna ay nahulog sa karuahe at sa kasamaang palad ay namatay. Papasanin ng batang prinsipe Angad ang responsibilidad na mamahala sa buong kaharian at isang ministro ang hindi natuwa sa sitwasyon na ito. Ngayong wala ng hari at reyna, pasan ng prinsipe ang malaking responsibilidad. Ang trono ng prinsipe Angad ay baliwala kundi panakip-butas. Ako talaga ang tunay na mamamahala. Magpapataw ako ng mabigat na buwis sa kaharian at pagkakakitaan ko to. Nagpatawag ang punong ministro ng pagpupulong sa ibang mga ministro. Si Prinsipe Angad ay kinoronahang pinuno ng kaharian sa seremonyang dinaluhan ng lahat. Natuwa ang mamamayan sa naging desisyon. Mabuhay, Haring Angad! Makinig kayo, Hepe ng Seguridad. Tipunin ang iba pang miyembro ng hukuman. Masusunod po ng ministro. Pinapapunta mo kami? Oo. Napakabata ni Haring Angad para gumawa ng anumang mahalagang desisyon.
Ngayon, anumang desisyon ang gagawin ko ay siya nang importante at huli. Ito pa, nang walang pagsalungat kaninuman. Kapag may protesta, maaari kong atulan ng kamatayan. Walang nagawa ang ibang ministro pero ang tumango at sumang-ayon. Ngayon, ipinatawag ng punong ministro ang nagpalaki at nag-alaga sa Haring Angad. Punong ministro, ano pong may paglilingkod ko? Ginang, alagaan mo ng maigi ang ating Haring Angad. Siguraduhin mong wala siyang anumang pagkukulang, gayon din hanggat maaari limitahan ang pagdalo sa pagpupulong. Ang Ginang ang nag-aalaga noon kay Haring Angad. Mayroon siyang 15 taong anak na si Vijay na kasama niyang palagi. Si Vijay ay mabuting kalaro ni Haring Angad. Ang anak niyang si Vijay ay napakatalino at talaga namang may malasakit sa lahat ng pangangailangan ni Haring Angad. Paano mo nagagawang maging napakahusay sa fencing? Naturuan ka na ba ng isang profesional? Hindi, Malari. Walang ibang nagturo sa akin. Natutuan ko ito sa pagmamasid sa mga kawal. Maaari mo ba akong turuan? Oo naman, bakit hindi? Ituturo ko sa iyo ang lahat ng alam ko. Dahan-dahan at matiyagang itinuro ni Vijay kay Haring Angad ang lahat ng kanyang nalalaman. Pinatibay ng panahon ang kanilang pagkakaibigan. Ang punong ministro sa kabilang banda, sa ilalim ng pagkukunwari sa utos ni Haring Angad, ay gumawa ng isang anunsyo. Makinig kayo! Makinig ang lahat! Mga mamamayan ng kaharian, ipinag-uutos ng Haring Angad na magbayad kayo ng mas maaga para sa taunang buwis! Paano ipapasa ng Haring Angad ang ganyang utos? Ang kaharian ay nagdutusa sa tagtuyot sa nakalipas na 2 taon! Wala kaming kahit anong kita! Paano kami ngayon magbabayad ng buwis? Ipinaparating ko lamang ang utos ng Haring Angad, kaya dapat sumunod lang kayo. Sa mga hindi tutupad dito, ay hahatulan ng kamatayan, kaya magbayad na kayo. Nagsimulang pag-usapan ng mga tao ang utos. Ang dati nating hari ay maunawain at mabait! Pagkatapos niyang mamatay at nung pinalitan siya ni Haring Angad, ang ating paghihirap ay mabilis na dumami! Oo, ngunit paano natin ito magagawa? Kailangan nating puntahan at kausapin si Haring Angad tungkol dito! Samantala, sa palasyo, si Haring Angad at Vijay ay abala sa kanilang pagsasanay. Nagpahinga si Vijay at nakarating sa hukuman ng Maharlika. Napansin niyang ang punong ministro ay sinasaktan ng isang ordinaryong tao ng pamalo. Narinig niya na nagsasalita ang punong ministro. Sa tingin mo, pwede kang pumunta dito at makausap si Haring Angad at isumbong ang aking mga plano? Hindi mo ba alam na palabas lang ang pagiging hari niya? Ako ang magiging tunay na pinuno ng kaharian. Ako lang! Agad itong nagbigay ng utos. Kunin niyo na siya at ikulong ngayon din! Narinig ni Vijay ang lahat. Umalis ito at sinabi lahat sa kanyang ina. Inay, alam niyo ba ang nangyayari dito? Ang punong ministro ay gumagawa ng kawalang katarungan sa pangalan ni Haring Angad. Oo, anak. Alam ko ang nangyayari dito. Pero ano bang magagawa natin? Kapag ipinaalam natin ito kay Haring Angad at nakaramdamang punong ministro, tayo'y hahatulan ng kamatayan. Ngunit inay, hindi ko hayaang mangyari ito sa atin. Sasabihin ko lahat kay Haring Angad dahil totoo ang aking kaibigan. Si Vijay at ang Haring Angad ay naglalaro sa loob ng palasyo. Itinulak ni Vijay si Haring Angad at bumagsak ito. Kinausap ni Haring Angad si Vijay. Vijay, mahal kong kaibigan. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo ko tinulak? Ngayon nasaktan ako. Wala akong ginawa! Mas matanda ka sa akin. Ngunit tinulak mo ko. Tingnan mo, nasaktan ako. Hindi makatarungan yun. Vijay, anong ibig mong sabihin kapag sinasabing walang katarungan ay nangyayari sa mamamayan? Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Vijay ang lahat ng maling gawain na nangyayari sa mga tao ng kaharian at sinabi ni Vijay, Haring Angad, magpapanggap tayo at lalabas ngayong gabi para maintindihan natin ang damdamin ng mga tao. Tama ka dyan, Vijay. Ngayong gabi, gagawin natin ang bagay na yan. Sina Haring Angad at Vijay ay lumabas at nakihalubilo sa mga tao. May mga grupo ng tao ang nag-uusap. Paano tayo pupunta at makikipagkita kay Haring Angad? Ang kanyang buong gabinete ng mga ministro ay tiwali! Higit pa rito, kung gusto niyo makipagkita sa ministro, kahit ang mga gwardiya ay hingan ka ng pera, saan tayo makakuha ng malaking halaga ng pera? Nag-umpisang kausapin sila ni Haring Angad at Vijay. Ako si Haring Angad. Pakiusap, sabihin ninyo ang problema. Nagpunta ako at nagkunwaring katulad ninyo para maintindihan kayo. Ang lahat ay nakipag-usap kay Haring Angad sa kanya-kanya nilang problema. Nagulat si Haring Angad nang marinig ang kanilang hinaing. Tiniyak niya sa publiko na bubuti ang lahat at siya na ang personal na mamamahala. Nang
Ang sumunod na araw, nagpakita si Haring Angad sa hukuman. Punong ministro, tipunin ang lahat ng kawal. Masusunod. Mahal na hari, ano ang inyong utos? Nag-utos si Haring Angad sa iba pang mga kawal. Mga kawal, gulpihin ng malubha ang mga atiwaling ito hanggang sa malaglag ang balat nila sa kanilang mga buto. Huwag po, mahal na hari. Huwag niyo kaming sasaktan. Wala kaming nagawang mali. Pinigilan niyo ang mga tao na kilalanin ako. Hindi lang yon, pinirahan niyo sila. Kumuha kayo ng suhol. Hindi, mahal na hari. Napagutusan lang kami ng punong ministro na gawin ito. Kapag hindi kami sumunod, hahatulan niya kami ng kamatayan. Hindi! Hindi, mahal na hari. Hindi ko ginawa yun. Nagsisinungaling sila! Mga kawal! Arestuin ang mga tiwaling ministro! At bugbugin hanggang sa umiwi sa sakit. Siguraduhin niyong hindi sila makakatakas. Nag-anunsyo si Haring Angad sa publiko. Lahat ay hindi kailangan magbayad ng buwis hanggang sa pagdating ng tag-ulan. Ang sabi ni Vijay, kailangan tiyakin na ang gabinete ay mahigpit na binubuo ng tapat ng mga ministro. Kailangan simulan ang paglilibot sa mga karatig bansa upang bumuo ng mas mabuting ugnayan. Dahil dito, maiiwasan natin ang gera. Sina King Angad at Vijay ay pumunta sa karatig bansa kasamang tapat ng mga ministro. Ipinaabot nila ang pagkakaibigan sa mga pinuno nito. Ang kaharian ay pinamamahalaan ng may mahusay at tapat na paraan. Sa wakas, ang mga tao ay namuhay ng payapa at masaya. Ang Diamante at ang Kabatsoy. Noong unang panahon, matagal nang nakalipas, mayroong ginang na may dalawang anak na babae. Si Claire ang mas bata sa dalawa ay maganda at mabait. Ang kanyang mga mata ay parang sa sikat ng araw at ang kanyang boses ay malambing. At siya ay kasing ganda ng ginto. Si Malina, ang mas matanda, ay pangit at masama gaya ng kanilang nanay. Mapait ang kanyang mga salita, walang damdamin ng itsura, at ang kanyang puso ay kasing kalawang ng mga lumang pako. Kinamumuhian ni Malina at ng nanay nila si Claire at parati nila itong pinagtatrabaho. Pinapakuskus nila ang kanilang medyas at kamison kay Claire. At iniiwan mag-isa sa kusina nang walang kahit anong tirang pagkain. Kada umaga at gabi, si Claire ay kumukuha ng tubig mula sa balon. Matarik ang kanyang nilalakad. Isang mabatong burol, sumasakit ang kanyang mga kamay dahil sa mabibigat na balde, ngunit nananatili siyang masiyahin at maligaya. Isang umaga, may nanlilimahid na matandang babae ang paikot-ikot sa may balon at nanghingi ng maiinom kay Claire. Ngayon, ang buong katotohanan, ang matandang babae ay isang diwata. Nag-anyong matandang pulubi siya upang malaman kung tunay na mabait si Claire. Hayaan mong tulungan kita. Sumalok ng pinakamalinaw na tubig si Claire mula sa pinakamalamig na bahagi ng balon. Ibinigay niya ito sa nanlilimahid na babae at tumungo ng may ngiti na para bang ang lata ni Claire ay naging kasing kinang ng pilak. Maraming salamat, butihing binibini. Hindi ka lang maganda, magalang ka pa. At dahil dyan, tanggapin mo itong gantimpala bilang pasasalamat. Tuwing ikay magsasalita, may lalabas na bulaklak at hiyas mula sa iyong bibig. Naglaho ang babae bago pa makapagpasalamat si Claire. Nagmadali si Claire umuwi, daladala ang mabibigat na balde. Tumatawa habang tumatalsik at kumikinang ang tubig at hiyas sa daanan. Nang makarating siya, pinagalitan siya ng kanyang nanay. Natagalan ka! Patawarin mo ako, ina. Sasabihin ko sa iyo ang nangyari. 2 rosas, 3 diamante, 4 perlas at 1 ruby ang lumabas sa kanyang bibig nang siya'y nagsalita. Pagkatapos, nagtanong ang kanyang masamang nanay habang nagpapanggap na mabuti. Mahal kong anak! Ano mong ibig mong sabihin? Nagkalat ang mga hiyas at bulaklak sa sahig ng magkwento si Claire. Napaluhod ang kanilang nanay at binulsa ang mga hiyas. Pagkatapos, ay inutusan niya si Malina. Pumunta ka sa balon at kapag may nakita kang matandang nanlilimahid na babae, siguraduhin mong bigyan mo siya ng tubig. Bakit ko naman gagawin yun? Tingnan mo kung anong meron ng kapatid mo. Diamante at ruby. Esmeralda at perlas. Gawin mo na ngayon din. Iniutos ng sakim na babae sa kanyang anak. Naabala at galit si Malina. Umangal siya ng umangal. Ngunit tumungo pa rin siya sa balon at naglakad ng kinakaladkad ang mga paa. Dala niya ang pinakamalaki
pinakamagandang pilak na pitsel. Inakyat niya ang mabatong burol at nagrereklamo sa bawat hakbang. Nang makarating si Malina sa balon, nakita niya ang isang babaeng nakabihis prinsesa. Mari ba akong humingi na maiinom? Init na init at uhaw na si Malina kung kaya't di siya sumagot. Nilublob niya ang pitsel sa balon at uminom ng malamig na tubig. Tulungan mo ko, uhaw na ako. Kung gusto mo nang maiinom, kumuha ka para sa sarili mo, hindi mo ako katulong. Mahiya ka. Ang iyong pag-uugali ay kasing pangit ng iyong mukha. Kaya heto ang regalo ko para sa'yo. Sa bawat salitang sasabihin mo, may kabatsoy at ahas na lalabas sa iyong bibig. Sumigaw si Malina at tumakbo pa uwi, habang may mga ahas at kabatsoy na lumalabas sa kanyang bibig. Inay! Inay! Tingnan mo ang nangyari! Katakot-takot siyang tiningnan ng kanyang nanay habang may mga kabatsoy at ahas na lumalabas sa bibig ni Malina. Kasalanan ito lahat ni Claire! Napatili si Malina nang tumalon ang kabatsoy sa kanyang ulo at balikat at ang mga ahas naman ay gumapang mula sa kanyang buhok. Sinigawa ng nanay si Claire. Kagagawan mo yan! At sinampal niya si Claire. Dalawang maladyamanteng patak ng luha ang tumulo sa pisngi ni Claire. Lumaya si Claire at tumungo sa masukal na kagubatan kung saan makinang ang mga dahon dahil sa sikat ng araw at ang mga ibon ay kumakanta na parang plauta. Tumakbo siya ng pagkalayo-layo sapagkat alam niyang hindi na siya makakauwi muli. Mamaya lang ay nakarinig siya ng malalakas na yabag. Nakita niya ang anak ng hari, sinusunda ng daanang may mga bulaklak na nagmula sa bawat hakbang ni Claire. Bakit ka umiiyak? Kinwento ni Claire ang nangyari. Sa oras na matapos siya sa pagkwento, napaibig ang prinsipe sa mabait at banayad na ugali ni Claire. Ni hindi niya napansin ang tambak ng hiyas na kumikinang sa kanyang paanan. At ngayong nasa harapan ko na ang buong mundo, hindi na ako makakauwi muli. Ikinararangal kong patuloyin ka sa aking tahanan. Pinuno nila ng bulaklak ang kanilang mga kamay at tumungo sa kastilyo. At lahat ng tao sa kaharian ay sinalubong sila sa kanilang pag-uwi. Nagpasya si Claire at ang prinsipe na ikasal sa mismong araw na iyon. Iyong diwata ang unang nagbigay basbas sa kanila. Nang malaman ito ng kanyang masamang nanay, napuno siya ng pagkainggit. Lalo pang sumama ang ugali ni Malina. Siya'y humiyaw, sumigaw at humagulgol hanggang mapuno ng ahas at kabatsoy ang buong bahay. Kahit ang kanyang nanay ay napagod na sa kanya, sa wakas, hinabol niya si Malina patungo sa pinakamadilim na sulok ng kagubatan at doon namuhay silang puno ng paghihirap at doon sila namatay sa puot. Si Claire at ang prinsipe ay maghabang buhay biniyayaan ng kaligayahan at kasaganahan at lagi nilang naaalala ang basbas ng diwata. Sa lahat ng kayamanang pwedeng makuha, ang busilak na puso ay mas higit pa kaysa ginto. Ang wakas. Ang nangihinayang na prinsesa. Noong unang panahon, isang araw sa palasyo ng maharaha ng Maharashtra, ipinanganak ang munting prinsesang si Garima. Upang ipahayag ang walang pigil na kaligayahan, ang hari at reyna ay nagbahagi ng ginto, tilak, mga hiyas at perlas sa buong kaharian. Noong anim na taon na si Garima, isang araw may kakaibang hiling siya sa kanyang ina. Dalhin mo ako sa buwan at bituin! Oh, Garima, nahihibang ka na ba? Maaring ba sa sino na lang ba ang sumungkit ng mga bituin sa langit? Biglang lumabas ang hari sa kanyang silid.
Huwag ka madismaya, mahal kong anak. Gusto mo nang bituin? Utusan ko ngayon ang ministro na kunin ito. Sa utos ng hari, umalis ang ministro at kumuha ng mga bituin gawa sa papel. Matapos matanggap ito, labis ang saya ng prinsesa Garina. Salamat amang hari! Napakahusay mo! Hindi mo ako binigo kailanman! Mahal na hari, masyado mong pinapalaki sa layo ang ating anak. Alam lang Diyos ang mangyayari sa kanya sa hinaharap. Hindi naman sa ganun. Kakibat ang pagdagdag ng edad ay ang paglago ng karunungan. Sa wakas, dumating na ang 16 na taon ng prinsesa. Pero wala pa rin nagbago sa kanyang kilos at pag-uugali. Patuloy niyang pinintasan at inunsulto ang kanyang mga katulong. Karnato niya ito na parang hindi mga tao. Isang araw, dumating sa silid ni Garima ang katulong na may dalang mangkok na cure. Mabuhay ang prinsesa! Ipinadala ng Reyna ang cure para sa'yo. Ubusin mo raw ito habang mainit pa. Iwan mo dyan at umalis ka na. Mamaya na yan. Paumanhin, prinsesa. Utos ng Reyna na kainin niyo ito ngayon din. Labis na inis ni Prinsesa Garima kaya tinapon niya ang cure sa mukha ng katulong. Sino ka para ipag-utos sa akin yan? Lumayas ka! Nang marinig ang gulo, pumasok ang hari at Reyna sa silid ni Garima at naintindihan ang pangyayari. Anong kasuklam-suklam na pag-uugali ito, Garima? Sa tingin mo, tama ba yan? Iyan na nga, ina. Katulong siya. Hindi niya dapat ako pagtaasan ng boses. Makinig ka, prinsesa. Huminahong ka. Tuluyan ang makakaalis ang katulong na ito. Magaling amang hari. Isang napakagaling na paraan para ituro ang tama at mali. Kung lahat ng ama ay kukonsintihin ang pangit na ugali ng babaeng anak, wala nang pag-asa ang kinabukasan ng mga babae. Ano ba naman, ina? Tigilan mo nga ako. Pwede ba? Paalisin mo nga itong katulong ngayon din. Pagkatapos ng alitan, lumabas ng palasyo si Garima papuntang karuahe upang maglabas ng sama ng loob. May dumagundong sa kalangitan at ilang minuto lamang, kulog at kidlat ay nagdulot ng malakas na bagyo. Nalagay sa malaking tulubyo ang kaharian at ang ilog ay nagumpisang magdala ng baha. Ang buong kaharian ay nagupit ng bagyo. Nasa masamang kalagayan ng kaharian dulot ng bagyo. Sana naman ay iligtas tayo ni Garima sa pagkakataon na ito. Sana tingin ko kung sana napadpad ang aking anak. Masyado na ako nag-aalala, ministro. Hanapin ninyo ang aking mahal na prinsesa. Opo, mahal na hari. Mga kawal, maganda kayo! Kailangan nating mahanap ang prinsesa! Nang humupa ang bagyo, sumama ang ministro sa mga kawal upang hanapin si Prinsesa Garima. Kahit lumipas na ang 2 araw, hindi pa rin mahanap ang prinsesa. Hindi sila nagtagumpay sa kanilang misyon at bumalik na sa palasyo. Bakit bumalik kayo, ministro? Nasaan ang anak kong si Garima? Galit pa rin ba siya sa amin? Patawad, mahal na Reyna. Hindi kami nagtagumpay sa pagtuntun sa prinsesa. Anong ibig mong sabihin? Napakasimpleng utos. Hindi ninyo magawa. Hindi ka karapat-dapat na maging ministro. Tatanggapin ko anumang parusang nararapat. Ngunit ang buong katotohanan ay kahit saan man, hindi makita ang prinsesa. Hindi ko sigurado kung buhay pa siya. Maraming nasawi dahil sa bagyo. Hindi na sila nakilala. Dahil sa kanilang pamamagana ng katawan, lahat kami nawawalan na ng pag-asa. Matapos marinig ito, nawala ng malay at bumagsak ang Reyna. Walang humpay na umiyak ang hari. Natangay ng baha si Prinsesa Garima at inanod ng ilog papuntang Nayon kung saan nakatira ang dating niyang katulong, ang taong sobra niyang ininsulto. Bakit nagtitipon ng mga tao sa tabing ilog? Puntahan ko nga nang makita ko din. Nang makita si Prinsesa Garima, nakilala siya agad ng kanyang katulong. Prinsesa, ako ito, inyong katulong. Gumising ka. Nakikilala mo ba siya? Oo, siya ang mahal na prinsesang Garima. Sa tingin ko, ay inanod siya ng baha at napadpad dito. Pero bakit hindi siya nagsasalita? Mukhang hinimatay siya. Kapag nawala na ang tubig sa kanyang katawan, magkakamali na siya. Dalhin mo muna siya sa bahay ninyo. Hindi ako itong gagawin. Tulungan niyo akong maihatid siya sa bahay. Tinulungan ng mga taga-Nayon na mailipat ang prinsesa sa bahay ng kanyang katulong. Ang katulong tumawag ng manggagamot. Ginoo, sumama ka sa akin. Walang malay ang prinsesa sa aking bahay. Kailangan siyang magising kahit anong mangyari. Oo, iya. Susunod ako sa'yo. Ihahanda ko lang ang mga gamot. Sinamahan ng manggagamot ang dalaga papunta sa kanyang bahay at binawasan ng sobrang tubig nito. Gumawa rin siya ng halamang gamot at ipinainom ito. Huwag kang mag-alala. Magkakamalay din siya maya-maya. Habang naghihintay tayo, maaari bang magtsaa muna? Pagkatapos ay aalis na rin ako. Oo naman, Ginoo. Iniabot ng dalaga ang isang baso ng tsaa. Maaari bang may sabihin ako? Ayos lang po. Malaking pagkakataon ito para sa'yo. Maaari kang humingi ng anumang halaga sa hari at reyna. Kung tutuusin, iniligtas mo ang pinakamamahal nilang prinsesa. Pa!
Paano mo nasasabi yan? Pagsamantalahan ng kanilang kahinaan, hindi ko ito magagawa. Ngayon, kung tapos ka na, makakaalis ka na. Nagkamalay na ang prinsesa at narinig ang buong pag-uusap. Sobra itong nanghinayang. Nako, Diyos ko, anong nagawa ko? Nagkamali ako sa pagmamaliit sa isang tapat na babae. Lumingon ang dalaga at nakitang tumayo ang prinsesa. Mabuhay ang prinsesa. Maligaya akong makitang magaling ka na. Patawarin mo ko. Hindi ka tanggap-tanggap ang aking ginawa. Sobra kitang minaliit pero iniligtas mo ang aking buhay. Hindi ko ito kailanman nasusuklian. Ginawa ko lang ang trabaho ko, mahal na prinsesa. Ang hari at reyna ay naging mabuti sa akin. Huwag niyo itong alalahanin. Kailangan niyong kumain, uminom ng gamot at magpahinga. Lubos niyong kailangan makapagpahinga. Nagluto ang dalaga at inalok ang lahat ng pagkain sa prinsesa. Napakasarap nito. Katulad ng pagkain hinahanda ng mga kusinero sa palasyo. Pagkatapos kumain at uminom ng gamot, nagpahinga na ang prinsesa. Oong may kapal, gutom na ako. Sa tingin ko maaari pa itong mga tira-tira. Nang sumunod na araw, bumisita ang kapitbahay ng katulong. Nakita kita sa tindahan ng alahas kahapon. Interesado ka ba bumili ng alahas? Paano ako makakabili ng alahas? Matapos ako matanggal sa palasyo, hindi ako nakakakain kahit 2 beses sa isang araw. Sa tingin ko, namalikmata lang ako. Hindi naman. Pumunta talaga ako sa tindahan ng alahas, pero hindi para bumili. Ibinenta ko ang aking hikaw. Ngunit anong matinding pangangailangan mo para ibenta ito? Ang totoo niyan, kailangan ko ng pera pambili ng pagkain ng prinsesa. Hindi siya sanay sa ordinaryo lang na pagkain. Kaya nagpasya pa akong alukin siya ng iba't ibang pagkain. Aba, kaya naman pala. Di sinadyang marinig ng prinsesa Garima ang kanilang pag-uusap. Samantala, ang hari at reyna ay dumating sa bahay ng katulong kasama ang manggagamot. Inilagay mo ang iyong sarili sa kamatayan sa pagtago sa prinsesa. Saan mo siya itinago? Magpakita ka! Lumabas ang dalaga at prinsesa na marinig ang hari. Nandito kayo! Maligaya kaming malaman na buhay ka. Salamat sa Diyos at hindi ka ipinahamak ng katulong. Mahal na reyna, hindi ko magagawang saktan ng mahal na prinsesa. Manahimik ka! Kung hindi pa ibinalita ng manggagamot kapalit ang gandipala, hindi namin malalaman kung nasaan napadpad ang aming anak. Uminahon ka, Amang Hari. Ang manggagamot ay sakim at hindi ka rapat-dapat sa inyong papuri. Sa kabila ng pagpilit sa kanya, tinanggihan niya ito. Hindi lang yan, ibinenta niya ang kanyang alahas para ihanda ko na makakain. Yan ba ang totoo, anak ko? Tama, iyan ang totoo. Ang tanging may sala ay ang manggagamot. Ngayon, nagsisisi ako ay pinanganak na prinsesa. Mas mabuti pa sigurong pinanganak akong mahirap. Dito ko nakita ang halaga ko bilang mahirap at hindi bilang prinsesa. Patawarin mo ako, anak. Kami ang dapat sisihin. Mga kawal, aristuhin ang manggagamot at itapon ito sa piitan. Hinihiling ko ang inyong awa, Amang Hari. Nabulag ako ng kasakiman. Maawa kayo sa akin. Ikinulong ang manggagamot. Ina, Ama, hindi natitira sa kubo ang katulong. Titira na siya sa palasyo, kasama natin. Kung yan ang nais mo, anak ko, magpapakita na rin ito ng aming pagsisisi. At silang apat ay masayang namuhay sa palasyo ng mahabang panahon. Mama Holly. Noong unang panahon, mayroon isang babaeng balo na may 2 anak na babae. Ang isa ay maganda, mapagpakumbaba at masipag. Julia ang pangalan niya. At ang isa naman ay hindi kagandahan, mayabang at tamad. Jade ang pangalan nito. Pero mas mahal ito ng kanyang ina kaysa kay Julia. Si Julia ang pinapagawa niya ng mga gawaing bahay. Ay, araw-araw na lang. Kailangan kong maupo rito sa tabi ng balon at maghabi hanggang sa dumugo ang mga daliri ko. Kaya kailangan niyang hugasan ang dumurugo niyang mga daliri sa tubig ng balon. Pero isang araw, nahulog ang suliran niya doon sa tubig. Naku, hindi, nahulog. Mapaparusahan ako na madrasta ko dahil nawala ko ang suliran niya. Kailangan kong bumaba sa balon at kunin yon. Walang ibang magawa ang dalaga kundi ang tumalon sa balon at hanapin ang suliran. Tuloy-tuloy lang ang pagkahulog niya hanggang sa nakatulog siya. Pagising niya, nakita niya ang sarili niyang nasa lupa sa ilalim ng matandang puno. Nasaan ako? Hindi ko maalala kung anong nangyari sa akin. Anong ginagawa ko sa napakagandang lugar na ito? Sa paglalakad niya, umakyat siya ng bundok at nakakita siya ng panghurno.
na puno ng tinapay. Narinig niyang tinawag siya ng tinapay. Pakiusap, ilabas mo ako! Ilabas mo ako! Masusunog ako rito! Lutong-luto na rin naman ako! Kaya naman, lumapit nga ang dalaga at kinuha ang spatula ng panadero at sinimulan nga niyang ilabas sa mga tinapay ng paisa-isa. Dahan-dahan niya itong nilagay sa malapit na lamesa at nagpatuloy sa paglalakad. Tapos, may nakasalamuha siyang puno na bigat sa mga mansanas nito. Tinawag rin siya ng puno. Pakiusap, alugin mo ako! Alugin mo ako! Kunin mo na ang mga mansanas na ito! Sige, tutulungan kita. Aalugin kita hanggang sa mahulog ang lahat ng mansanas sa lupa. Nang mahulog ang mga mansanas mula sa puno, nilagay niya ang mga ito sa maliit na burol na katabi ng puno at nagpatuloy sa paglakad. Sa kaduluduluhan, nakapasok siya sa Ironwood. Anong lugar ba ito? Nakakita si Julia ng maliit na bahay sa kagubatan, kung saan naroon ang matandang babae na may mahahabang ngipin at nanlilisik na mga mata na nakatingin sa kanya mula sa bintana. Takot na takot si Julia, at tatakbo na sana siya nang tawagin siya ng matandang babae. Bakit ka natatakot, iha anak? Pumasok ka na sa bahay ko at dito ka na tumira. At kapag ginawa mo ng maayos ang trabaho mo, magiging maayos din ang lahat para sa'yo. Isa sa mga dapat mong gawin dito sa bahay ay pagpagan ang kama ko ng maayos at pagkatapos ang buong mundo ay mapupuno ng niyebe dahil ako si Mama Holly. Ako ang nagpapaulan ng niyebe sa buong mundo. Dahil mabait naman ang pakikitungo sa kanya ng matandang babae, pumayag na rin siya at nagsimulang magtrabaho. Tuwang-tuwa ako sa pagtatrabaho mo rito. Pinagpag mo ba ang kama tulad ng sabi ko sa'yo? Salamat, Mama Holly. Masaya akong marinig yan. Maganda rin ang naging pamumuhay ko rito. At napakasarap ng pagkain nyo rito. Pero matapos ang ilang buwan, nakaramdam ng kalungkutan ng dalaga at iniisip niya nang bumalik sa bahay nila. Isang araw, kinausap niya ang matandang babae. Gusto ko na pong umuwi at kahit na maayos naman ang buhay ko rito, kailangan ko pa rin pong bumalik sa bahay namin. Masaya ako na hinihiling mong makauwi na. At dahil matapat kang nagsilbi sa akin, ibabalik na kita sa inyo. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga at dinala niya ito sa malaking ginintuang pintuan. Nang makapasok siya roon, bumuhos ang napakaraming ginto sa kanya. At naging ginto rin ang damit niya. Sa'yo na ang lahat ng iyan, iha. Dahil sa pagtatrabaho mo ng mahusay. At heto, bibigyan din kita ng bagong gintong suliran. Nagsarado ang pinto paglabas niya at nakabalik ngang muli si Julia sa mundo niya, malapit sa bahay ng kanyang madrasta. Tapos, pumasok na siya sa loob ng bahay at dahil nababalot siya ng ginto, magiliw siyang pinatuloy ng kanyang madrasta. Mama, hindi po kayo maniniwala sa kung anong nangyari sa akin. Kaya, ikinuwento niya ang buong istorya. At nang malaman ng madrasta kung paano siya yumaman, hiniling niya na sana ang kanyang tamad na anak ay magkaroon din ng parehong kapalaran. Kaya, pinapunta si Jade ng kanyang ina sa tabi ng balon at maghabi. Pero dahil tamad siyang maghabi gamit ang suliran, ipinasok niya na lang ang kamay niya sa matitinik na halaman imbis na maghabi. Pagkatapos ay tinapon niya ang suliran sa balon at tumalon siyang kasabay nito. Nakita niya ang sarili niya sa isang napakagandang lugar na napapalibutan ng mga rosas at nakalakad sa dinaanan rin ni Julia. Nang masalubong niya ang oven na puno ng tinapay, nagsalita ito. Pakiusap! Ilabas mo ako! Ilabas mo ako! Masusunog ako dito! Lutong-luto na rin naman ako! Pero napakatamad niya at wala siyang pakialam. Kaya umalis siya, iniwan sila. Maya-maya nakarating sa puno na punong-puno ng hinog na mansanas. Pakiusap! Alugin mo ako! Alugin mo ako! Kunin mo na ang mga mansanas na ito! Paano kung mahulugan ako ng mansanas mo sa ulo? Ikaw na ang gumawa, may pupuntahan pa ako. Nang makarating siya sa bahay sa gubat, alam na niya ang tungkol sa mahahabang ngipin ni Mama Holly at ang nanilisik nitong mga mata at pumayag siya agad na magtrabaho sa kanya. Sa unang araw, kailangan kong magtrabaho ng maayos katulad ng kapatid ko. Kailangan kong gawin ang lahat ng sasabihin ng matandang yon. Kailangan kong makakuha ng ginto. Ngunit sa pangalawang araw, pagod na ako. Ngayon, wala akong gagawin kahit ano. Hindi rin ako babangon sa higaan ko. At hindi rin niya pinagpag ang kama ni Mama Holly. Naiinis talaga ako sa ginawa ni Jade. At lalong-lalo na sa katamaran niya. Sasabihin ko na sa kanya umalis na siya rito. Noon nga,
ay dinala siya ng matandang babae sa pinto at binuksan ito. Habang nakatayo ang dalaga sa bungad ng pinto, imbis na ginto ang bumuhos, isang palayok na puno ng uling ang bumagsak sa kanya at binalot siya nito mula ulo hanggang paa. Yan ang nararapat para sa serbisyo mo. At sinarado niya ang pinto. Noon nga, nakabalik si Jade sa kanyang mundo na puno ng uling sa buong katawan at hindi na ito muli pang naalis sa kanya habang buhay. Ang wakas. Ang mainiping Reyna. Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian, nakatira si King Robert kasama ang mahal niyang Reynang si Maria. Mahal si Robert ng kanyang nasasakupan dahil sa angkin niyang kabaitan, samantalang kinamumuhian ang asawa nito dahil sa pagiging magagalitin nito. Kanina mo pa tinitirintas ang buhok ko! Ang bagal mo! Patawad po, kamahalan, pero hindi po ganun kadali ang magtirintas ng buhok. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan! Lumayas ka dito sa palasyo ngayon din! Ay, Maria, bakit mo ginawa yun? Ginawa niya lang ang makakaya niya. Ang bagal niya kasing magtrabaho! Ay, maging mapagpasensya ka naman, mahal ko. May pagkakataong ang pagiging mainipin ng Reyna ang sumisira sa kapayapaan at ang kawawang hari ang siyang umaayos ng gulong ginawa nito. Eto, Maria, maibibigay ako sa iyong tiyak na magugustuhan mo. Lilies! Paborito ko ito ah! Akin na, ibigay mo sa akin! Iniisip ni Haring Robert kung paano nga ba niya ipapaunawa sa asawa niya na maging mapagpasensya. Isang araw, naglakad-lakad siya sa looban ng kanyang kastilyo habang iniisip si Maria. Hindi ko maintindihan. Noon naman, masayahin siya at napakabait. Bago niya ako pakasalan. Maya-maya, napansin ni Haring Robert na may lumulutang sa ilog. Ano yon? Isang sanggol? Naku, saan ka nang galing? Kawawa ka naman. Iuuwi na kita. Ano ba? Nasaan ba si Robert? Kanina pa siya nawawala. Maria, tignan mo. May natagpuan akong sanggol na palutang-lutang sa ilog. Isang sanggol? Pero paano yan nakarating doon? Tingnan mo. May nakasulat. Sa kung sino mang makakahanap sa sanggol, pakialagaan na lang po siya. Natuliro ang hari at ang reyna, pero tinanggap nila ang responsibilidad at ang regalo ng pagkakaroon ng anak. Mahal na mahal ng hari ang munting sanggol at nagpa siyang dalhin siya sa palasyo. Ikaw ay papangalan ng Diana. Si Diana ay malambing at mapagmahal na bata. Lumipas nga ang mga taon at lumaki siyang isang napakagandang dalaga. May isang espesyal na mahiwagang koronang nakatago sa palasyo. Pero hindi na ito kumikinang ng matagal na panahon. Isang araw naglibot-libot si Diana sa buong palasyo. Sa paglilibot niya, nakarating siya sa toring ipinagbabawal puntahan. Wow! Ang taas naman ng lugar na to! Huh? Ano tong malaking pintong ito? Pinuntahan niya at tinulak ang misteryosong pintuan. Napakabigat naman ito! Bakit may korona rito? Nang lumapit pa siya, bigla na lang kuminang ng husto ang korona. Dapat ipaalam ko kina ina at ama ang tungkol dito. Diana, hindi ba sinabihan na kitang huwag kang pupunta roon? Pero meron pong korona roon at kumikinang ito. Kumikinang? Kumikinang ka mo? E di kung ganon, masayang masaya ako para sa'yo. Hindi ko po maintindihan. Sasabihin ko sa'yo pag nasa tamang edad ka na. Habang masaya ang hari, galit na galit naman ang Reyna tungkol sa korona. Nang gabing yun, lumabas siya sa palasyo at pumunta sa mangkukulam na kilala niya. Huwag kang mag-alala. Ang kailangan mo lang gawin ay ilagay ang singsing na ito sa daliri ng iyong asawa. Kamumuhian niya si Diana dahil sa mahi kang nariyan sa singsing. Tumango si Maria at kapagdakay umalis sa palasyo. Nang sumunod na araw, isinuot niya sa asawa niya ang singsing. Kinabukasan, nang magising sila. Ama! Ina! Gumawa po ako ng cake para sa inyo! Tiningnan ni Haring Robert si Diana at napangiwi ito. Nagsimula nang tumalab ang mahika. Diana! Naku, pasensya na po. Gusto ko lang pong ipatikim sa inyo yung cake na ginawa ko. Napakaalat naman ito! Ano po? Hindi! Matamis po sa panlasa ko yan. Ang mahika sa singsing ang dahilan kung bakit masama ang lasa ng cake para sa hari. At patuloy na nagkaroon ng lamat ang pagkakaibigan nila. Isang malungkot na araw noon,
Binisita ni Diana ang kwarto kung saan naroon ang korona. Napakaganda ng koronang to. Ano kaya itsura ko kapag suot ko to? May susuot lamang ako ng isang taong karapat dapat. Sino ka? Ako, ang maalamat na korona. Itanong mo kung ano mang gusto mong malaman. Kung ganun, sige. May isang bagay lang akong gustong malaman. Bakit nakaiba yata ang kinikilos ng mga magulang ko? Sinabi ng korona kay Diana ang lahat ng tungkol sa mahiwagang singsing. Kung ganun, hindi galit sa akin si ama. Sumpa lang yun. Pero si ina ang... Hindi! Hindi ang iyong ina ang may gusto sa korona, kundi amang kukulam. Oo, magagalitin ang iyong ina, pero alam kong mabuti pa rin ang kanyang pagkatao. Sinabi ng korona kay Diana na gustong pamunuan ng mangkukulam ang kaharian gamit ang kapangyarihan niya. Pero delikado ito para sa kanya, kaya ginamit niya si Maria para kontrolin siya. Pero paano natin mapuputol ang sumpa mula kay ina? Kailangang siya mismo bumali ng sumpa sa pamamagitan ng pagiging mapagpasensya. May naisip na paraan si Diana. Mahilig si ina sa mga lili. Siguro kapag natuto siyang magtanim nito at maghintay sa pagtubo, mapuputol ang sumpa. Pero paano ako makakakuha nun? Tanungin mo ako at makukuha mo ito sa pamamagitan ng mahika ko. Gamit ang mahika ng korona, nakagawa si Diana ng magagandang kulay rosas na mga lili. Pero di kalaunan, pinaalaga lang ng Reyna ang mga ito sa mga hardinero. Hindi, hindi yun ang dapat na nangyari. Nang bisitahin muli ni Maria ang hardin, galit na galit siya nang makita ang ilang bulaklak na nalalanta na. Binulyawan niya ang mga hardinero. Kung hindi niyo kayang alagaan ang mga lili, ako na lang ang gagawa! Tuwang-tuwa naman si Diana. Nakikita niya ngayong nagtatrabaho ang Reyna araw-araw sa hardin. Napakatindi ng pagmamahal ni Maria sa tanim niyang mga lili na hindi niya makuhang magalit. Naging matyaga siya sa mga bulaklak na di kalaunay naging mapagpasensya rin siya sa ibang tao. Napansin ni Diana ang pagbabago kay Maria at isang araw sinabi nito sa kanya. Ina, hindi pa po ba namumukad ka ng mga lili? Hindi pa. Pero masaya ako, basta manatili silang malusog. Mamumukad ka din yan sa sarili nilang oras. Pagkatapos ay hinimatay ang Reyna. Nabali na rin ang sumpa. At nang magising ang Reyna, maayos naman ang kalagayan nito. Ang unang bagay na ginawa niya ay tanggalin ang singsing sa daliri ng asawa niya. May alaala pa rin ang hari ng mga pangyayari nitong mga nakaraang araw. Paano ko nagawang tratuhin ng gano'n ang anak kong si Diana? May ibibigay po ako sa inyo. Itinaas ni Diana ang korona at ipinatong ito sa ulo ng Reyna. Nagpatuloy ito sa pagkinang. Sa tingin ko, mukhang pareho kayong karapat dapat sa korona. Para sa akin, dapat si Diana ang magsuot ng korona. Karapat dapat siya rito dahil sa ang pagiging mapagpasensya niya ang nagligtas sa atin. At naging masaya ng muli ang buong kaharian. Masayang-masaya ang haring makita ito. Hindi nagbago ang pagiging mapagmahal ni Diana. Tinuro niya sa lahat kung gaano kahalaga ang pagiging mapagpasensya at mababago ka nito kung matututunan mong pahalagahan ng ibang tao at hayaan silang mamukadkad sa sarili nilang oras. Ang wakas. Ang tagapaslang ng dragon. Noong unang panahon, matagal na sa isang malayong-malayong lupain, sa isang nayon na maliit na maliit na maliit, katatapos lamang ng anihan at nag-uumpisa pa lamang silang magsagawa ng masayang pagdiriwang. May masayang tugtog at may mga nagsasayaw. Ang lalaking si Albert ang pinakamalakas at pinakagwapo sa nayon at pumipila ang mga babae para makasayaw siya. Ngunit ng gabi na, isang babae ang napansin niya. Anong ngalan mo? Ako si Lucy. Binibini, taga rito ka ba? Hindi nga. Taga saan ka pala? Diyan lang, sa tabi-tabi. Hindi naman magaling ang isa sa kanila. Pero sumayaw sila ng sumayaw nang walang pahinga buong gabi at nahulog sila sa isa't isa. Tila sila na lamang dalawa. Ngunit, bigla na lang may malakas na ingay ng mga kabayo sa labas. Naku, kailangan ko na umalis. Hindi, huwag kang umalis. Hindi pa tapos ang tugtog. Magsayaw tayo.
Sa isang iglap, bumukas ang lahat ng pinto at nagmamadaling nagsilapit kina Albert at Lucy ang mga kawal ng hari na may dalang mga espada at sibat. Pagkatapos, nagbigay pugay ang lahat ng nasa loob ng silid. Anong nangyayari? Bitiwan mo ang anak ko! Hinila si Albert ng mga kawal palayo kay Lucy. Itinapon siya sa sahig at itinutok sa mukha niya ang kanilang mga sandata. Ama, pakiusap, huwag niya siyang saktan! Nalilito si Albert. Si Haring George, ang iyong ama? Hindi hinayaan ni Haring George na makasagot si Lucy. Dinuro niya ng daliri sa ilong si Albert at sumigaw, Lumayo ka sa aking anak! Pero gusto ko po siyang pakasalan. Sa tingin mo papayag ako na may kasalangan ako sa isang magsasaka? Bakit po hindi? Mahal ko siya at mahal niya rin ako. Kalokohan! Hindi magpapakasal ang isang prinsesa sa katulad mo lang! Tanging maharlika lamang at mayamang-mayaman ang pwedeng magpakasal sa prinsesa! Pagkatapos, hinatak ni Haring George si Lucy sa braso at hinila siya sa may pintuan. Kamahalan, kapag naging mayaman na po ako, maaari ko na po bang pakasal ang iyong anak? Napahinto si Haring George at lumingon. Napahawak ito sa baba saka ngumisi at sinabi, May sasabihin ako sa iyo, may tambak na ginto at kayamanan sa aking lumang palasyo. Kung pupunta ka roon at may bibigay mo sa akin ng korona, pwede mong kunin ang ibang ginto at kayamanan para sa iyo at pwede mo ring pakasalan ang anak ko. Gagawin ko po iyan. Tingnan natin kung kaya mo. At umalis na nga si Haring George at ang prinsesa. Napakatahimik ng silid, narinig mo ang paglaglag ng karayom. Lahat ng mata ay nakatingin kay Albert. Bakit lahat sila nakatingin sa akin? Alam mo ba kung anong sinabi mo? Ano po? Alam mo ba kung bakit umalis si Haring George sa lumang palasyo? Bakit po? Dahil nakatira na roon ng isang dragon. Isang dragon? Bakit naman po ako isusugo ng hari para kunin ang kayamanan kung alam niyang may nakatirang dragon doon? Dahil ayaw niyang pakasalan mo ang anak niya. Gusto niyang mabugahan ka ng apoy ng dragon. Naglakad si Albert palabas ng pinto. Ano bang pake ko? Mahal ko si Lucy at gagawin ko ang lahat maikasal lang sa kanya kahit pa ikamatay ko yon. Siguro nga, hindi naman ganun katalino si Albert, ngunit determinado siya. Nang sumunod na araw, nagsimula nang magtungo sa lumang palasyo si Albert. Nalaman niya na hindi pala magiging madali ang pagpunta dito. 100 milya ang layo nito na may mapanganib na nagyeyelong ilog. Kailangan kong magpatuloy, kahit wala akong dalang panlamig na damit. Nang gumapang siya sa ilog na nababalot ng niyebe, halos mamatay siya sa sobrang lamig. Tama, medyo hindi nga matalino si Albert nang tumatawid na siya patungo sa kabilang pampang ng ilog. Nahulog siya at gumulong ng gumulong ang katawan niya pababa sa pampang ng ilog. Nawalan siya ng malay. Hindi siya magising hanggang sa gumulong siya sa nagyeyelong tubig ng ilog. Nang masiguro ni Albert na pwede siyang malunod o mangatog sa lamig, nalusaw ang nagyeyelong tubig at naging mas mabilis na ang daloy nito. Oh hindi! Wala na akong espada na gagamitin para patayin ang dragon! Wala na akong kalaban-laban sa kanya ngayon! Makalipas ang ilang saglit, nagawa na niyang makalangoy at manatiling nakalutang. Lumangoy siya patungo sa kabilang pampang at isinampan niya ang kanyang sarili sa tabi. Nakikita ko na ang mataas ng batong pader ng palasyo! Napansin niya rin ang nangitim na bahagi ng lunti ang damo na may bakas ng sunog ng hininga ng dragon. Ilang saglit pa, naririnig na ni Albert ang malakas na pagkampay at pagaspas ng malalaking pakpak ng dragon. Kailangan kong magkubli sa mga guwang ng kahoy. Nag-apoy ang mga troso ngunit hindi nasaktan si Albert. Pero hindi na siya giniginaw. Kailangan kong maghintay muna dito hanggang sa mawala na ang pagaspas ng pakpak ng dragon. Pagkatapos, gumapang siya palabas ng troso habang pinanonood itong masunog at iniisip kung paano siya makakalapit sa dragon at makuha ang kayamanan nang hindi napapaso ng apoy. Kailangan kong mahanap ang lungga ng dragon. Teka, ano naman kaya yun? Ito pala yun! Ito ang taguan ng mga kayamanan ni Haring George! Pagkatapos, nanghiram si Albert ng panakot ng ibon sa kalapit na maisan. Sa kalaliman ng gabi, palihim niyang ipinasok sa palasyo ang panakot sa ibon
Sa tuktok ng pader, katapat ng taguan ng mga kayamanan na natatanaw ng dragon. Ano to? Isang bariles? Puputulin ko ang itaas na bahagi ng bariles at palihim kong ilalagay sa lugar na malapit lang sa dragon. Pagkatapos, umakyat siya papasok sa bariles at natulog doon. Nang sumunod na umaga, nagising siya sa malakas na pagaspas. Tulad ng inaasahan, nang nagising na ang dragon, inakala niyang tao ang panakot sa ibon. Lumipad siya papalapit sa panakot. Habang hindi nakatingin sa akin ang dragon, lalabas muna ako sa bariles at dadalhin ko ito malapit sa kayamanan. Dinala niya ang bariles sa taguan ng kayamanan habang nasusunog naman ang panakot sa ibon. At lumabas siya mula sa taguan ng kayamanan sa kasumigaw. Hoy! Dragon! Andito ako! Hulihin mo ako! Pagkarinig noon, lumingon ang dragon at mabilis na lumipad patungo sa mga kayamanan habang mabilis namang umiwas si Albert. Nang lumapag ang dragon at idinukuwang ang ulo sa pinto, tinakpan ni Albert ang ulo nito gamit ang bariles. Nang magbuga ng apoy ang dragon, ibinalik ng bariles ang apoy sa dragon at nasunog ng dragon ang kanyang sarili. Hindi ako makapaniwalang gagana yun! Uuwi na ako at tatanungin ko si Haring George kung pwede kong pakasalan si Princess Lucy. Nakarating siya sa hukuman ng hari at humudyat sa taga-silbi na ipasok ang kahon ng kayamanan. Pinakita ni Albert ang korona sa hari. Napatay ko na ang dragon at ngayon mayaman na rin po ako. Nang sandaling iyon, pumasok si Prinsesa Lucy sa silid at niyakap si Albert. Maraming salamat sa ginawa mo para sa akin. Kaya kahit hindi siya masyadong matalino, nagawa niya pa rin makasalan ang babaeng mahal niya at meron pa siyang kayamanan, pati na rin ang lumang palasyo at lahat sila ay namuhay ng masaya.